So, subukan natin gumawa ng vector na logo para dito sa logo ng GMA. So, subukan natin i-trace bitmap line art. So, right click lang yan. Lilitaw na yan. Trace bitmap line art. Automatic yan. Gagawa siya ng trace bitmap. So, kamukha niyan. Pangit yung pagkakatrace ng computer. Hindi na natin tutuloy. So, cancel na lang natin yan. Subukan natin ng ibang option. So, ang susunod natin na option, yung logo ng GMA, subukan natin ihanap ng kamukha na font. So, magta-type tayo. Gamit tayo ng text tool or type tool. Ayan. So, type natin GMA. Then, balik tayo doon sa pick tool. Kung mapansin nyo, pick tool lagi ginagamit natin pagka magre-resize, mag-move ng positions. Ayan, so tingnan kung kamukha siya nung font ng GMA na logo. So itapat natin para makita natin kung magkamukha. Importante kasi sa mga logo, kamukha talaga yung bawat detalye dahil yung logo ang nagre-represent sa isang sa isang organization or sa isang company. Kailangan magkamukha. Pagka naiba yung itsura, kamukha niyan, maiba yung itsura ng letters, hindi na siya magmumukhang tunay. So, hanap tayo dyan sa fonts. Kinlik lang natin yung font tab, tapos hanap tayo ng font na magiging kamukha nung sa logo ng GMA. Yan, so, kailangan dito medyo matyaga. Iisa-isahin natin or kung may experience na pagdating sa mga fonts, madalas yung gumagamit ng fonts. Most of the time, pagka veterano na, nakakabisado na yung mga common na fonts na ginagamit. Kung hindi, iisa-isahin talaga. O kung wala naman, minsan, kailangan pang i-type sa, i-search sa Google. Maraming mga website sa Google na kung saan pwede kang mag-download ng font. At yung iba, may mga forums nagsasuggest din doon kung ano yung font na kailangan mo. Halimbawa, tanong mo, anong font ng Monster Energy Drink? Sasabihin sa'yo ng Google kung anong font yung ginamit mo kasi most probably meron na yung kamukhang font. So, wala tayong nahanap na font dito. Last option natin, ma-manual natin tracing. So, gagamit tayo ng mga tracing tools na natutunan natin o yung mga madalas natin gagamit tulad ng shapes. Kamukha nyan, ellipse tool ang gagamit natin para sa letter G. Since mukha naman siyang bilog, iuusog-usog lang natin ng konti. Ayan. Okay, so tingnan natin yan. Dinuplicate natin yung bilog. Kailangan nakatapat ng maayos para maging kahawig or kamukha talaga siya ng letter G ng GMA. Okay, tingnan natin sa wireframe kung ano na itsura. So, ayan. So, i-adjust natin yung sa may bandang baba dahil medyo sobra yung pagkakapuesto ng bilog. Ayan. So, ginagamitan lang natin ng pick tool yan. Pick tool. So, yung mga konting differences, kung minor lang naman talaga siya at hindi naman mahalata, okay na yun. Hindi na masyadong kailangan pang pag-ubusan ng oras. Importante rin kasi na mabilis pagka nagle-layout. So, gumamit tayo yung rectangle para dun sa part ng letter G na straight. Ayan, hindi naman natin yung magagawa kung sa ellipse tool natin ginamit. Okay, so, kuha tayo ng isa pang rectangle. Yung isang klase ng rectangle ang gagamitin natin, yung sumusunod sa line. So, click lang natin doon sa rectangle. Ayan, yung pangalawa. Okay, so, yung pangalawang rectangle, pag ginamit, so, ganyan lang naman yon. Iki-click mo lang sa magkabilang dulo, kung gagawa na siya ng rectangle na patagilid. At ayan, so gagamitin natin yan. Kaya natin ginawa yan para ipang minus or pang bawas dun sa shape ng G para magkaroon ng butas. So combine muna natin dalawang circles
Control L for combine, or gamit tayo ng mouse right click, combine. Then click natin yung rectangle, then click natin yung bilog, tsaka natin i-click yung minus, back minus front. Ayan, so nabutas na yung G. Meron na lang konting natira. Gamit ulit tayo ng rectangle. So tatapat natin ulit yung rectangle dun sa sobra na part ng G, dahil ima-minus ulit natin siya para mawala. So ayan, so nabuwasan na. We-nailed natin, ginamit natin ng weld para magkasama yung dalawang shape. Okay, bakatin naman natin yung hindi, bago natin bakatin yung M, bawas, iusog pa natin ng konti yung ibang parts, yung mga node. So gamit tayong shape tool, highlight natin yung isang node na yun, usog lang natin para tumapat ng maayos. Ayan. Okay, so kamukha na yung G. Sunod natin gagawin, pabakatin natin yung M. So hindi tayo gagamit ng rectangle dahil mukhang mahihirapan tayo. Since mabilisan lang naman to, hindi makukuha sa rectangle eh, kahit subukan natin. So gamit tayo ng pen. Ayan, so manual tracing ulit. Bakatin lang natin ng dire-diretso dahil puro straight naman yung lines ng M, di kamukha dun sa G na ginamita pa natin ng ellipse tool dahil nga mabilog siya. So ayan, so bakatin lang natin yung M. Babakatin din natin ngayon yung A gamit ang pen tool dahil wala rin naman siyang mga curved part tulad dun sa G. Gagamitin din natin yung pen tool para bakatin yung kapuso na logo, yung heart. So dapat pagka gumagawa kayo ng logo na katulad nyan, bago nyo yan magawa, kailangan na pag-aralan nyo na kung paano gamitin yung pen tool, kasi malamang mahihirapan kayong gamitin yung pen tool kung wala kayong basic knowledge about dun. So may video naman para dyan sa pen tool. So, aralin nyo muna yon pagka marunong na kayo. Tsaka nyo madaling matututunan yung paggawa ng mga logo gamit ang pen tool.
So malapit na siyang matapos. Nabakatin lang naman natin yan hanggang sa maging kamukha na siya ng heart. Ayan, so okay na. So ginawa lang natin yan na binakat natin ang manual, yung logo, dahil nga sinubukan natin trace bitmap line art at pangit yung inalabasan. At sinubukan din natin hanapin yung font na kamukha ng GMA, pero wala naman tayo nakuha. So yun yung last option na manual tracing gamit ang mga iba't ibang tools tulad ng pen tool, ellipse tool, rectangle tool, at shape tool. Ayan, so nabakat na natin yung logo. May mga times talaga na kailangan i-manual trace, lalo na kung yung logo ay hindi naman isang international na logo. Pero madalas pagka yung logo ay world famous, kamukha ng logo ng Apple o kaya logo ng Monster Energy, hindi na natin kailangan i-trace kasi may nada-download na mga EPS file or CDR file, mga vector-based na file sa internet para dun sa mga logo niya. Kailangan lang matyaga kayong maghanap. Mga website tulad ng Brands of the World, Sick Logo, may mga libre doon na download. So, ayun, nakita natin paano bakatin ng manual tracing yung GMA logo. Subukan natin naman ngayon kung paano gumamit ng trace bitmap kung ang logo ay malinaw. Ayan, so makita nyo yung logo ng Apple, nandyan siya. Iti-trace bitmap natin yan. Tingnan natin kung magiging malinaw. Kung malinaw, hindi na natin kailangan i-manual tracing. Kung malabo at pangit yung magiging automatic trace, pangit. Eh di, hindi na, iti-trace pa natin. So ayan, trace bitmap natin, line art. Tingnan natin, makikita natin dyan kung maayos ang pagkakatrace. Okay, so mukhang okay naman ang pagkakatrace nya. Pwede na yan. Hindi na natin babakatin ng mano-mano. So, ganun lang kabilis. Basta maganda ang pagkakatrace bitmap, okay yon. Importante pagka kasi malinaw na malinaw yung image na JPEG, madali siyang natitrace ng Corel. Pag hindi, nahihirapan siya. So, importante din na as much as possible, maganda yung makuha nating JPEG logo para mas madali itrace bitmap sa Corel. Time saving pagka ganun. Ayan, so yun lang.